basta, mag-unbox tayo ngayon. Kumusta mga ka-travelers? Welcome po muli sa aming channel, Road Crew Travels. So today, meron po tayong i-unbox ngayon. So actually, this item has been here in our house for a year now. Hindi ko pa siya nabubuksan actually. Regalo siya sa akin ng kapatid ko. Ito po ay ang electronic drums. So titingnan natin kung ito yung pinakamalapit na tunog sa mga the usual drums na ginagamit ng mga drummers. Ano po. So tingnan natin. Unbox na natin. So, meron siyang drumstick. Hindi ako marunong magpaikot eh. Pero try natin. And, let's see. Manual. And, USB cables type B po siya mga ka-travelers. And yung pedals niya, or no, I think ito yung pedal. Ayan na. At ito yung pinaka main panel niya, yung mismong drum kit. Medyo mabigat din ah. At ito yung mga buttons niya for volume, siguro mga iba't ibang sound ng drums. May recorder pa, play. Okay, so setup na natin to. Mapapansin yung mga ka-travelers, yung sound niya, hindi naman siya ganun ka-close dun sa real drum set talaga. Pero I may say, pwede na rin. The only problem na napapansin ko rito is nagkakaroon ng delay yung sound when I hit some of the parts like this, yung crash niya. Diba? Hindi agad nagre-react. So, siguro sa ganitong paraan, kailangan siguro lagyan ng parang hard bass, I mean na matigas na bagay sa ilalim ng drums. Kasi if you can see, yung texture ng drums na to is ano eh, medyo tela. Hindi ko alam kung polyester ba to or ano, basta parang malambot. Hindi siya ano, hindi hard casing.
ano po. So, kailangan siguro ng matigas na bagay sa ilalim nito para pag pinamahal, magre-react agad or tutulog agad, I mean. So, in this case, yung tulog naman niya itself is okay. May delay lang. Yun lang masasabi ko dito. So, may volume control naman siya kung masyadong mahina or malakas. Nasa settings mo na yan, lagyan nila lang. And then, meron ding style. Siguro ito yung mga different sounds niya. So, pakita ko na lang ng close-up. Okay. So, ito na yung pinaka-setup ng drums. So, ito yung part na itong tatlong to. Ito yung mga cymbals niya. Ito yung crash. Okay. Ito ata yung ride, if I'm not mistaken. Okay. Tapos, yung isa pang cymbals. I don't know kung anong tawag. And then, ito yung tom-toms. Okay. Ito yung snare. And then, ito yung bass drum. And then, sa ilalim, ito yung bass pedal. Para nagdo-double bass pa eh. Tapos ito yung hi-hat. Okay? So, yon. And then, punta na tayo dito sa kanyang mga settings. Yung kaninang pinakita ko, ano po, mga ka-travelers. So, ito yung volume control niya. Minus plus. Style, ito yung yung nga sabi ko kanina, iba't ibang sound. So, let's see. So, kung mapapansin mo yung crash niya, mas humaaba yung ano, yung tunog, mas tumagal, nag-sustain. Oh, iba na rin yung tunog ng snare. Okay? So, pag gusto mong iba't ibang klase ng drum sounds, so click mo lang itong style. And then demo, ito yung siguro meron siyang parang preset sound. Let's try. Okay, yun nga yun. And then record, of course, pag magre-record ka ng sarili mong beat. And then, once you've done the record, pwede mo na i-play. And then rhythm, let's try. Hindi ko alam po ano itong rhythm part na ito. I see. So you could play this drum together with other instruments. Yun, may piano pala dito. Yun, katulad nun. And then if you would like to stop the music, of course, meron start, stop. Yun. Or kung gusto mong pisan, start. Yun. And then T1, T minus, saka T plus. Ito yung parang pinaka-beat niya. Bawa, mag-play ka ng demo. Inaanan natin yung sound. Ayan. Itong T minus. Oh, hihina. Or babagal, I mean. Pagka T plus, ito yung bibilis. Okay? Yun lang. And then, of course, dito sa likod niya, meron siyang... Okay. Balik tarin natin. Okay. There, meron siyang on and off, meron siyang USB powered na 5 volts. Ito yung plug sa foot pedal. Ito. And then pwede mo rin tong patugtugin with the headphone para hindi ka makaistorbo sa paligid, ano po. And then MP3, siguro pwede mo isaksak yung MP3 player mo rito. So, yun yung features ng features ng drum set na to. So, yun lang po ang konting na-share ko sa inyo ngayon, unboxing ng electronic drums. Anyway, so kung sulit at sulit naman siguro halimbawa, gift sa mga anak ninyo, pwede na siguro itong ganitong klase. Siguro around mga 1.5 or 2K na siguro itong mga ganitong klaseng drum set. Ano po, as compared dun sa talagang kung gusto mo yung mga pang-professional na drums. Kasi mostly ang mga napapansin ko ngayon, mga drummers,
they don't, although they still play with yung regular drums, mostly pag may gig sila, ano eh, dinadala na lang nila is yung mga electronic drums para nga naman hindi mabigat sa dalahin yung mga, yung talagang mga bass drums, mga ganun na, ano pa eh, parang pagdating sa space, napakalaki pa ng spasyo na kinukuha nun, ano, na not compared sa mga electronic drums na maliliit lang. So, halimbawa, sasakay kayo sa taxi or van, diba? Hindi ganun siya kalaki yung space na makakain niya. Diba, marami pang malalagyan, katulad ng gitara, piano, mga ganun. So, till next time po ulit, subscribe in our channel and hit the notification bell para sa mga susunod pa namin ng mga vlogs. At maraming salamat ulit at God bless.